Hello mga kamarlex, isa na naman pong video ang isa-share ko sa inyo ngayong araw na to. At siguradong kahahangaan nyo. At maging ako po ay humanga din po ako. So ngayon guys ay andito ako sa harap ng Muhak Sijang. Ito po yung palengke dito sa place ko dito sa South Korea. Araw-araw ay may paninda sa kanilang palengke. Kaya anytime at may kailangan kayong bilhin sa palengke, eh open po sila. Hindi po gaya dyan sa ibang palengke dyan sa atin sa Pilipinas na may schedule lang po yung palengke. Bukas po araw-araw. Pero yung mismong pinaka-palengke day nila is every 5 days po. Doon po naman halos ay dagsaan yung mga taga-ibang lugar para dumayo ng pagtitinda. Kaya may schedule sila ng ganun. Pero yung mga taga rito lang din sa lugar na to na may pwesto na dito, eh sila po yung mga pang araw-araw na nagtitinda dito. Pakita ko sa inyo kung gaano ba talaga kalinis ang palengke dito. So guys, ayan o, ito na po yung palengke ng Muhak Sijang. Gulay po. Ayan. Sobrang pipres po ng gulay nila dito. Sariwang-sariwa. Ayan o, mga prutas po. Ayan, napaka-press po ng mga panindan nila lahat. Ito rin po yung mga tinda nila, mga appetizer nila. Ayan, yung mga side dish. May kaya ng mga kimchi. Ayan po. Tapos ayan po, may mga tinda rin silang dry. Tapos may mga peanut, sari-saring buto. Ayan, may mga dilis din po sila tuyo, pero mahal po yung mga yan kasi mahirap po magpatuyo dito. So ayan po ang example ng tindahan nila ng ano, ng isda. Oh. Kita nyo po. Oh. Walang langaw ng mga dumadapo sa ibabaw. Tapos ayan po yung ano nila. Oh. Yung flooring. Oh. Wala kayo makikita ni isang mga basura dyan. Nakaka-amazing ng palengke nila. Ang linis. Diba guys, ang ganda tingnan ng palengke nila. Napakalinis. Yung mga basura kasi nila sa kanilang mga tindahan, ayan, bago sila umalis o magsarado, nakaano na dyan, nakalagay na dyan kasi may kukolekta nyan, ganyan po sila. Talagang hindi nila iniiwan yung part nila ng may mga kalat. Ayan din ang mga tinda nilang ano, mga buto-buto, prutas. Marami po dito ang tinda, ano. Ayan guys, oh, yung mga kainan na kainan nila. Hindi kayo madidiring kumain dito sa kahit sa gilid na ng palengke kasi napakalinis. Oh. Yung mga pagkain nilang ano ba sa English tong mando. Nakakaano lang sila. Nakahayang lang sa mga tray. Ayan po yung mga tindan nila, nakahayang lang. Oh. Walang takip kasi malinis po eh. Wala naman pong mga dumadapong mga langaw-langaw. Doon sa likuran ko, mukhang masarap yung mando doon na tinda kasi pilahan yung mga tao. Yung mga ano nila, yung mga tindang karne, nakaganyan po yan, oh. May saraduhan. Tapos dito naman sa part po, ito na isang iskinita, puro ano yan, kain. Ang menu nila ay sundi. Sundigo, parang kumbaga sa atin eh parang gutuhan ba, gutuhan, ayan. Ayan po, kanya-kanya sila ng table na ganyan, tapos may upuan lang sa harap. Yan, kain na dyan sila, ayan. Ganyan po, ang linis oh, hindi po ba? Hindi kayo madidiling kumain. Yung mga ibang tindas, sarado na eh. Yung mga ibang kainan.
diretso tayo dun sa bandarong pa. Kasi malawak po itong palengke na to eh. Kompleto po dito sa palengke na to. May damit na rin. May mga bilihan ng gamit sa bahay. As in talaga nandito na po lahat. Ayan ga. Yung mga tinda nilang isda. Malinis. Yung mga ano nila. Mga kung sa atin parang ampaw. Ayan. Mga damit nila. Kung sa atin talaga. May mga damit din sa palengke. Dito rin po. Ganun din. Tapos dyan. Mga gamit po sa kusina. Kompleto. Yung panjang namin, yung si Lolo ko kasama sa trabaho, dito po yung bahay niya sa palengke. Bisitahin natin kung anong ginagawa niya. Makikipagduguan ng ilong. Siguradong dudugo ang ilong ko kasi hindi ko maintindihan yung mga iba sasabihin niya. Pero kabiroan ko naman siya kaya sige lang. Sugutin na natin. Ayan yung kanyang ano, yung kanyang shop sa Korea. Parang sari-sari store sa atin. Yung bahay niya dito. Hello sa'yo! Eh, si Lolo. Eh? Oje? Oje, wa sa'yo? Hindi. Sumala to. Eh? Ano, sine ka? Kaso yung sine? Panjang, hello, anyo, sa'yo. Hindi nga nung video mother si Jang. Si Jang. Video mother sa'yo? Eh, garito yung. Yung dito wa sa'yo. Buhay sa'yo? Buhay sa'yo? Siyempre. Ha? Kira dyan. Ah, binira yun? Bago mo. Alba yun? Wow. Ulis ko Alba. Ulis ko Alba? Bayo pa Alba. Kasan mo nun? Ucho. Oo. Pia. Adulops yun? Bibi Anawa yun? Kaya. Okay. Pangasak mo yun. Yay! Asan pa yun? Guys, yun na. Nagtatrabaho po yan. Pero may tindahan na siya na ganito. Ayun po yung cross, yung minister niya dito. Asawa niya yung nagtitinda. Nail, ano kayo? Ano? Nail, buhay yun. Nail. Ano pa tuhay yun? Nail or yung Yudosi? Sajani, kapan cugenin manta, manta jana. Cukuman ayo deh. Ori, eh mana yun? Holiday bukas kaya hindi ipapasok. Ako ipapasok pero sa ibang process. Bali guys, itong tindahan na to. Yung misis niya yung nagmamanage. Tapos siya naman po ay ayun, katrabaho ko siya, yung leader sa aming pwesto. Ganun po dito sa Korea. Kahit po may edad ka na, kailangan pa rin magtrabaho. Hindi sila umaasa sa kanilang mga anak. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, na pagka yung may edad na, sa bahay na lamang. Dito sa Korea po, hindi pwede yung ganun. Kahit sila may pera na, kasi kita naman may pera na, kasi maupahan din yan sa taas. Kumakahit pa rin sila. Kung sa atin to, pag may ganito, isa tayong tindahan, tapos may paupahan pa. At ganung edad na, si Lolo po kasi, ano na yan, 74 years old na po yan. Pero ang trabaho niya, parehas lang po na sa akin. Production worker. Masipag pa rin, maliksi. Kaya hanga nga po ako sa kanya. Siya nga po yung nagiging idol ko, huwarang ko dito. Kaya nagpilit pa rin ako nagpapakatatag sa pagtatrabaho. Nagpapatuloy. Kasi parang gusto ko nang umuwi. Pero pag nakikita ko siya, na ginaganahan ako kasi siya mapera na puro pa rin trabaho. Kaya
Ako ganun din. Tuloy-tuloy lang din trabaho. Magaling talaga dito sa ano, sa Korea yung mga namumuno. Kasi ano rin eh, masunuri naman din po yung mga Koreano. Kasi pag hindi masunuri yung mga ano, siyempre yung mga nasa baba, kahit pa anong ano nung pinuno, wala rin. Wala rin po. Para silbi rin. So, wala ditong pasaway. Pag sinabi ng gobyerno, sinusunod nila talaga. Ayun o, oh, ang ganda naman ng motor na yun. Astig. Saka po ang ano dito, palengke, ang loob ng ano, ang loob ng kalsada yan. Hindi guys sa atin ano, sikuhan. Pag may lalo na pag may dala ka ng mga pinamili mo, siksikan, kaya ang daming din, ang daming mandurukot. Wala akong mandurukot dito. Dito kami namamalengke lagi eh. Mura din kasi po ang bilihin dito pag sa palengke. Yung patunay na kahit matanda na dito, kumakayot pa rin. Si Lolo ayan o. May mga panindang gulay. Uwi na siya. Siguro hindi na naubos yung gulay kaya inan na lang niya. Iuwi na. Mga edad 70 plus na rin po yan. Sinundo na siya ng kanyang asawa kasi hapon na. So yan, dyan na po nagtatapos yung pag-tour ko sa inyo dito sa palengke ng aming lugar sa Muhak, Sijang. Nakita nyo naman po, di ba, ang itsura ng palengke. At sana'y makita ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at mga namumuno yung aking ginawang video na ito para sa gayon ay may apply rin dyan sa palengke natin dyan sa Pilipinas. Dyan na lang po nagtatapos ang video ko. Sana po ay nagustuhan nyo yung ginawa kong video ito sa inyo. Huwag niyo po kalimutan i-like and share yung video na to kung nagustuhan nyo. At syempre, hit the notification bell para lagi rin po kayo updated sa mga i-upload namin video. Hanggang sa muli po, God bless!